Si Aki, na isang ina na taga-Japan na may dalawang anak, kamamatay lang ng ina ni Aki, kaya sobrang lungkot siya. Kung minsan ay kailangan pa niyang magpa-doktor dahil sa kanyang nadaramang depression. Pagkatapos, nagkaroon siya ng bagong kapitbahay, isang ina na may limang minor de edad na anak. Kamamatay lang din ang ama ng mga bata dahil sa aksidente. Naawa si Aki sa mag-ina at nagsikap siyang magpagkaibigan sa kanila. Ginagawa ni Aki ang lahat ng makakaya niya para makatulong sa pamilyang iyon. Nagbibigay siya ng pagkain, pinagliit ang mga damit at iba pa. Dahil dyan, naging matatag muli ang emosyon ni Aki. Isang ang pagpapakita ng tunay na kabaitan. Ang pagpapakita ng kabaitan ang posibleng pinakamagandang magagawa ng isa para matulungan ang iba. Kumusta ka naman? Ikaw ba ay pinagpakitaan na ng kabaitan? Marahil hindi mo maalala kung kailan o saan o kung sino pa nga ang gumawa nito sa iyo. Pero isang bagay ang tiyak, madalas mo itong nararanasan. Ano nga ba ang kabaitan? Ang kabaitan ay ang katangian o kalagayan ng isa na may aktibong interes sa kapakanan ng iba. Siya ay palakaibigan at matulungin sa mga nangangailangan. Sa Grego, ang pangunahing salita para sa kabaitan ay Christoutes. Napakaraming bagay ang sinasaklaw ng kabaitan. Ano pa nakaka-impluensya ito sa bawat aspekto ng ating buhay. Kung gayon, dapat natin gawin itong likas na bahagi ng ating Kristiyanong personalidad. Dapat natin ugaliin na ipadama o ipakita ang kabaitan ito sa iba. Para lubusang mapalugdan ng Diyos, ang kabaitan ay dapat na maging bahagi ng ating buhay. Ang isa pang salita ay ang chesed. Ito ay isa pang uri ng kabaitan na maibiging nag-uugnay ng sarili nito sa isang bagay hanggang sa matupad ang layunin nito may kaugnayan sa bagay na iyon. Ayon sa Theological Dictionary of the Old Testament, ang chesed ay nangangahulugan ng pagiging aktibo, mapagkapwa at nagtatagal. Ito ay laging tumutukoy hindi lamang sa isang saloobin ng tao, kundi pati sa gawa na nagmumula sa saloobin iyon. Isa itong gawa na nag-iingat o nagtataguyod ng buhay. Nangangahulugan din ito ng pagsaklolo o pagsagip alang-alang sa isa na dumaranas ng kasawian o kagipitan. Ito ay pagtatanghal o pakipagkaibigan sa pagiging makadiyos. Itinataguyod dito ang mabuti at hindi ang masama. Sa ngayon, marami ang hindi mabait at hindi mapagpasalamat. Maaari rin tayo mahirapang magpakita ng kabaitan dahil sa maiikting na kalagayan sa daigdig. Halimbawa, ang mga tao sa pangkalahatan ay nakadarama ng kaigtingan dahil sa mga banta at gawa ng terorismo, kaya hindi sa posibilidad na gamitin ng iba't ibang bansa ang biological o nuclear ng mga sandata. Karagdagan pa, milyon-milyon tao ang nagdarahok, ano pat nabubuhay lamang sa limitadong pagkain, tirahan, pananamit at pangangalaga sa kalusugan. Nagiging hamon ang pagtataguyod ng kabaitan. Lubang naapektuhan din ang ating buhay kapag magaspang ang pakikitungo ng iba sa atin. Ang kagaspangan ay maaaring ipakita ng magagaliting kapitbahay, di pala kaibigang estranghero, at maging ng mga kaibigan at kapamilya natin, na kung minsan ay kumikilos ng walang pakundangan. Ang kaigtingan dulot ng pakikisalamuha sa mga taong walang galang, nambubulyaw at nagmumura ay madalas na nakakabahala. Ang ganyong kawalan ng kabaitan ng iba ay maaari mag-udyok sa atin na maging malupit na rin at baka nga isipin pa natin gantihan ng masama ang masama. Posible pa rin kaya para sa atin na maging mabait sa iba dahil sa mga kalagayan sa ngayon? Oo naman. Ang totoo, ang Diyos na Jehova ang nangunguna at ang pinakamahusay na halimbawa sa pagpapakita ng kabaitan sa iba sa napakaraming paraan. Lahat ng ating pangailangan gaya ng hangin, tubig, araw, mga pagkain at marami pang iba ay nagmumula sa Kanya at nakikinabang din dito kahit ang mga walang utang na loob at mga balakyot. Kaya kapag nagpapakita tayo ng kabaitan sa iba na may tamang motibo at pag-ibig sa Diyos, tiyak na maaantig ang kanilang puso at posibleng sila ay magbago. Unang-una, napakahalaga ng maipadama ang kabaitan sa pamilya. Sa araw-araw na pakikitungo, dapat ipamalas ng mga mag-asawa ang mabait
at mapagmalasakit na espiritu sa isa't isa at kayo din sa kanilang mga anak. Kailangan makita ang kabaitang iyon. Ano pa't pinararangalan at ginagalang ng mga anak ang kanilang mga magulang at pinakikitunguhan naman ng wasto ng mga magulang ang kanilang mga anak, maging mabilis din sila dapat sa pagpuri at mabagal sa pagpuna. Kayo din dapat ang pakikitungo natin sa ating mga kamag-anak, ang ating pinakamalapit na kapwa. Ang lahat ng aspekto ng ating pakikitungo sa mga tao, ang ating pagiging palakaibigan, mabuting paggawi, para ng pakikinig sa kanila, mga bagay na sinasabi natin at kung paano natin sinasabi ang mga ito, maging ang ekspresyo ng ating mukha kapag nakikipag-usap sa kanila ay magsisiwalat na talagang tayo nagmamalasakit sa kanila. Hindi naman kailangan gumastos ng malaki para ipadama ang kabaitan. Kadalasan ang sapat na ang isang ngiti, madamayang salita, pagtulong, maliit na regalo o maging ang pagpaparaya sa pila. Kapag hindi ka tiyak kung ano ang dapat sabihin o gawin sa isang partikular na kalagayan, magpakita ng kabaitan. Ang sa pamparaan upang maipakita natin ang pag-ibig sa iba ay sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila ng ating pag-asa o paniniwala at salit Bibliyang kaalaman. Maging positibo kahit hindi man pahalagahan ng ilan ang ating ginawang kabaitan o wala ka mang natanggap na anumang pasasalamat o lubos na kinalimutan o binaliwala pa nga ang isang gawa ng kabaitan. Tandaan, hindi pa rin ito sayang. Susuklian pa rin iyan ng Diyos. Kaya may naisip ka na ba na pwede mong tulungan? Maaari ka nang magsimula ngayon.